Hello everyone! My name is Mark Ramil and today, tutulungan ko kayo kung paano mag-excel sa inyong programming subject. Actually, nag-prepare ako ng 8 tips na maaring makatulong sa inyo. I hope na masundan nyo ito at makatulong. Are you ready? Let's get to it. First on the list is, if you don't understand it, just go back a few steps. Ang mga topics kasi sa programming, they are connected to each other. So for example, if may hindi ka naintindihan sa topic na ito, maaring may previous topic ka lang na hindi naintindihan. One example is yung sa nested if-else. Sa nested if-else, in order to understand it, kailangan may basic knowledge ka ng if-else. Kung sa basic if-else naman na hindi mo rin maintindihan, possible na may hindi ka naintindihan sa conditional statements. Ganun lang yun. They are connected to each other. So what you need to do is i-master mo muna yung mga basics. Then, kung tiwala ka na sa sarili mong alam mo na yun, saka ka mag-proceed sa next, sa more advanced topic. Got it? Ganun lang yun. Number 2, do not memorize codes. Wala kang mapapala sa pag-memorize lang. For example, sa pag-a-add, kung puro ka lang 1 plus 1 is equals to 2, 1 plus 3 is equals to 4, hanggang doon lang yung mga knowledge mo. But if inintindi mo kung paano nag-work yung isang addition operation, yung possible na numbers na ma-add mo is marami. Same thing applies to programming. So, kung inintindi mo yung isang certain topic, hindi lang sa mga examples ni sir ang pwede mong ma-solve. Marami kang problems na pwede pang i-solve. So, huwag kang mag-memorize. Ang mga need mo lang i-memorize is yung mga syntax. Yun lang. But on how to do it, on yung whys and hows, bakit siya kailangan, ganun, kailangan mo siyang maintindi. Okay? Number 3, resist the urge to cheat. Ang malaking pagkakamali ng mga students ay iniisip nila ang pinaka-goal lang sa school ay makakuha ng malaking grades, higher grades. No, ang pinaka-valuable prize dito ay yung learnings. And you won't learn a thing kapag puro ka lang cheat. Kaya kapag may pa-lab exam or pa-lab activity sa inyo si sir, kapag may katabi kang matalino tapos nagawa niya kaagad in just a few minutes, huwag mo siyang intindihin. Bayaan mo siya dyan, mag-cellphone siya or what. Huwag mong picturean yung codes niya. Huwag mo rin siyang tatanungin kung paano niya nagawa yung problem. Mag-focus ka sa inyong unit. Mag-focus ka sa inyong problem. Okay? Dahil ang goal mo dapat dito ay matuto at hindi ka matututo kung puro ka lang asa sa iba. Number 4 is self-study. Sa college kasi or sa school, hindi naman lahat kasi may tuturo sa inyo. Hindi naman lahat ng mga need ninyo ay may tuturo sa inyo ng teacher. Okay? Na gets ko na lang yan or na-realize ko na lang yan nung pagdating sa work dahil may mga topics na hindi na-tackle before. But that's because yung technology ay ever-changing. So, nag-evolve. So, one way for you to catch up is to study on your own. You could do that by searching for online courses. Marami naman kasing online courses out there. And mostly is free. Pwede ka rin mag-node ng mga YouTube tutorials if that's where you learn most. Ganun. Another is need mo rin mag-code sa bahay. One way for your knowledge sa programming to stick in your brain is to apply it every day. Kung asa ka lang sa mga pa-lab activity, eh, kailan lang ba yung mga times or days na nagla-lab activity kayo? Actually, mga twice a week lang ata. So, hindi yun sapat. Dapat araw-araw or kung hindi man kaya ng araw-araw, eh, often. Mga 3 times a week, 4 times a week, or dapat nga mga weekends nagko-code ka rin. Para yung mga knowledge mo sa inyong programming is tumatak sa inyong isipan at para hindi pumurol, okay? Number 5 is don't hesitate to ask questions. Isa rin to sa mga pagkakamali ng mga students, masyado silang nahihiya na magtanong. Ang nangyayari, nagsasuffer yung knowledge nila for future lessons. Kapag kasi hindi na malinaw sa inyo yung certain topic, ano yan, parang kalawang na dadamay sa future lessons niyo. One way to fix that, taas mo yung kamay. Kapag nagtanong yung teacher ninyo ng no more questions, malinaw ba sa inyo? Umangal ka. Wala namang masamang umangal. Kasi kung hindi mo talaga naintindihan, kaya responsibility ng teacher na ituro sa inyo ulit or ilinaw sa inyo. So, ganun. Number 6, don't be afraid of errors. What separates a good programmer sa other programmers is that
the good programmers see those errors as a guide, as help, para ma-fix pa yung program. Yung mga iba kasi, kapag nakakita na ng red sa kanilang programs or sa kanilang codes, natatakot na. Sumusuko na kagad on the first try. Eh, hindi naman lahat ng mga programs ay successful ang run on the first try. Actually, in programming, trial and error yan hanggang sa makuha mo. So, in order to be successful in your programming subjects or in your programming activity, kailangan mong intindi, mag-pay attention ka sa mga error message na nakikita mo because those are guides for you to fix it. Number 7, know which study technique works for you. Iba-iba kasi ng study techniques ang mga students. May iba na mas natututo kapag nagawa ng flashcards. May iba na natututo lang kapag binabasa yung handouts from page 1 to the last page. May iba na nangangailangan ng partner na mas natututo kapag may kapartner sila sa pag-study. The one that works for me is yung nagawa ko na sarili kong quiz. Ina-anticipate ko yung mga terms na possible na lumabas sa quiz. Tapos, ina-arrange ko sila sa Excel. So, ganito ko siya ginagawa actually. So, this is what I do sa college. Ito yung aking study technique. Nagawa ko ng sarili kong quiz. Yung mga nakikita kong terms sa aking handouts. Para ito yung mga yun. Nilalagay ko yung mga definitions nila sa katabi nila. So, parang ginagawa ko para mas madali ko siyang matandaan. Nagawa ko ng quiz na nirarandomize ko. Yung ina-arrange-arrange ko. For example, andito yung correct answer. Try ko siyang i-hide. Then, of course, since same pa rin yung ordering nito, madali ko yung matandaan. So, para sa akin, ginagawa ko, sort ko siya by a random number. Custom sort. Sort ko siya by column A. Ito, random number. Okay, so, na-shuffle na siya. Now, I could answer this. Ang ginagawa ko, answerin ko muna, then ko-compare ko sa correct answer kung tama yung ano ko. So sabi dito, refers to the bundling of data, blah blah blah. Ito, single unit, I think, encapsulation to. Main goal is to handle complexity by hiding unnecessary details. Extraction. Programming structure that creates a sequence of instructions until a specific condition is met. Looping. Description of all functions that an object must have. Interface. Buying, selling of goods, e-commerce. It's a computer programming model, OOP. Ability of an object to take on many forms, polymorphism. Tapos kapag nasagutan ko na yan, kino-compare ko sa correct answer. Ay. Ayan, saka ko check. Tama. Ayan, so tama lahat. So kung may mali ako, nira-randomize ko ulit. Tatago ko to. Then, sorting ko ulit. Sort by random number. So iba na naman yung ano niya, yung ordering. Parang nangyari, natatandaan ko siya hindi sa kung paano siya naka-order sa handouts, kundi sa ano talaga, shuffle talaga. So if this will work for you, then you can use this. If not, then try to identify your own study technique. And lastly is be healthy and have a good sleep. Actually, this is the easiest part, pero ito yung mas nakakaligtaan ng mga students. Sa programming subject kasi, ang pinaka-need mo dito is yung utak mo. And your brain won't work well if kulang ka ng nutrition. So, eat healthy foods, especially yung mga rich in protein, nuts, eggs, ganun, meat, and vegetables din. Don't forget to have a good sleep din. Sa college, mas magsasuffer ka kung puro ka lang puyat. Need mo ng good sleep para yung mga tinuro sa inyo sa classroom, tumatak sa inyong isipan. Dahil kung hindi, kung mga 4 hours ka lang matulog, kahit anong hirap mo ninyo magbasa, hindi yan tatatak dito. Tatagas lang yan sa utak ninyo. So, need ninyo ng good sleep, need ninyo kumain, need ninyo maging healthy. Yun lang yan. So that's all I get for you today. I hope naging helpful naman sa inyo ng mga tips ko. And if you want more, you can watch out for my next videos. I post new videos every Sundays. So if you wanted to be alerted as soon as I upload, ring that bell button. Kung may questions kayo or suggestions, you can comment them down below. Try ko yung sagutan.
Yun lang. Have a nice day. Bye.